Kung wala nga po yung dalawang anak ko dyan, siguro wala na ako. Sila yung naging anak ng kasama ko. Ayoko kumiyak. Ayan na eh. Pasensya na po kayo. Bihira ako maglabas. Hindi ko nga nilalabasan pa ng ano to. Ayan na. Pasensya na po. Pag nasimulan ko kasing magano, ayan na ako. Anyway, ganyan lang po talaga ang buhay. Naranasan namin yung mga... Anyway. Pasensya na po. I'm sure maraming ta-touch, may encourage doon sa story mo, ma'am. Yung you know, yung lakas ng loob to continue, 'di ba? Yan naman ang importante, 'di ba? Opo, kailangan talaga. Yun lang nga din ang siguro dapat gawin ng kahit sino na. Kung bumagsak ka man, eh, ganun talaga ang buhay. Hindi, doon ka matututo kasi. Doon mo marirealize kung ano yung mga bagay na hindi mo dapat ginawa. Although, hindi mo kailangan pagsisihan. Kasi from you there, learn from it. You learn from it. And sobrang expensive is, lang yung learning. Yes, yun lang ang ano, masyadong painful yung learning. Masyadong mahal yung masyadong learning. Masyadong mahal yung tuition fee. Yes, masyadong mahal yung tuition fee. Pero kung mahal man ang tuition fee, I know in the end, malaki din ang kikitain. Malaki ang babalik. You just have to learn kung saan ka nadapa is alam mo na kung paano ka babangon. Kasi ayoko din naman sabihin na wrong decision. Pero ganun talaga eh. It's part of life. Yeah. Na may mga panahon na down. Mm-mm. Pero yun nga po, matututo ka talaga kung mm-mm saan man yung ano nangyari. Sa ano po kasi sa business, agribusiness man yan or business yes as a whole, mahaba yung learning curve. Yes po. Walang shortcut. Yes pa. Yun, actually, so, wala pong ano eh, walang katapusan yung learning curve. Mm-mm. Habang nandiyan ka is you have to learn from everyday na ginagawa mo. Mm-hmm. Kaya nga sinasabi ko kayo na in 5 years is kung hanggang gando na lang, hindi eh. Kasi kung iisipin mo hanggang kang gando ka, titigil ka na po eh. Mm-hmm. Wala ka nang gagawin for the improvement eh. So you have to do mm-hmm improvement everyday. Bawat decision, kailangan mong desisyonan. Sometimes, yung decision na yon tingin mo maliit, pero ang laki palang impact nun. Yes, pag mali, ang laki palang impact nun sa venture mo. But, yun nga, hindi ka pwedeng tumigil kasi yung next decision mo, baka yun naman yung yes, po. Baka yun naman yung sobrang-sobrang laki naman ang yes, ibabalik. Yes, kaya na walang-wala yung uling. Yes, kaya ngayon kahit po, after po ng ano, livestock, actually after ng goat, nag-chicken po kami. Nag-chicken ka rin? Brown chicken? White chicken. Broiler? Broiler. Hindi rin nag-work? Po, nag-work dito, parang hindi naman, parang break-even, pero talo ka pa rin sa labor. Tapos, masyado pong ano eh, matrabaho ang pag, ano ng, white chicken. So, tinigil po namin. Subconto or your own? Own po. Sa mga palengke po namin dinideliver. Mm-hmm. Nagkaroon din po kami dyan ng quail, egg. Quail. Mahirap din. Nung una po, maganda ang ano, may sinusupplyan kami. Nung nag-pandemic po, ayun din. Nawala ang estudyante. Doon nabubuhay ang quail egg. Correct. Estudyante. So, bumibili po ako ng pagkain na ang itlog na nandyan, hindi naman po na nabubulok lang dahil wala nga hindi ma-dispose. So, ang nangyari, pinabayaan ko po ang quail. Sabi ko, wag na lang pakainin kasi bibili ako ng pagkain. Ang ginagawa ko, mga bata dyan, sige, paglinis nyo ako, binibigyan ko po sila ng quail. Ah, ganun. Binibenta po kaming kal. Kasi, mas matatalo po ako kung bibili ako ng pagkain. Mo. Tapos, wala naman. So, tinigil ko rin po. Nagtanim nga kami dyan ng mga konti-konting dalong, lettuce. Maganda naman ang tanim, although hindi talaga siya nagpipick up. Nung magsimula kami yung pasukin ng tourism, sabi ko nga doon talaga. Doon talaga kami nakaranas ng may pumasok na income. And yet, hindi pa yun, ano ha, hindi pa naka-full force yun. Kasi nga... Full force, yes po. So, ngayong year na to po kami magpo-full force ng tourism.
Kasi sabi nga nung isang farm na napuntahan ko, ang tourism, pag may pumasok ang tao, pag alis nila, may pera ka. Pag si, nag-ano ka. Si Jera Solis Farm. Jera Solis Farm. Candelaria. Candelaria. Every weekend. Every weekend. Every weekend. Kaya sa Dian po ko yun. Flower din po siya dito. Pero the potted plants. Potted. The ornamental plants. Oo nga po eh. Tsaka yan, yung ornamental. Ayan, may restaurant na rin siya sa loob. Sa may entrance siya. Mm-hmm. Ayun ang mga kailangan natin puntahan. Ang tanyo. Mababait sila. I-endorse ko kayo kay Ma'am Vivian. Mabait yun. Mabait yun. Oh, maganda rin kwento nun. Dinalait siya nung araw. Dinala ko niya yung mga halaman niya sa palengke. Ako, lagi nilalait dito eh. Lagi ako. Kasi pag may guest dyan, ang ano po nila sa akin is caretaker. Wala po akong pakialama, I don't care. Kasi ganito ako, simple lang akong tao. If you think I'm the caretaker, then I'm the caretaker of my own property. Ganyan talaga ang buhay. Magugulat naman sila pag nalaman nila kung may ari. Ay, sa'yo po. Biglang bawi. Biglang bawi. Talagang bigla silang bawi. I don't care kung anong sabihin ng ibang tao tungkol sa'yo. As long as alam mo na tama yung ginagawa mo. As long as alam mo na wala ka namang tinatapakang ibang tao. Talaga pong, ano lang ako, kahit nasa middle east ako, tingin nila sa akin is katulong. Ever since, ganyan ka, kahit nandun sa... kahit engineer ako, mapasok ko sa Procter & Gamble na manager po ako sa Procter & Gamble. May mga tao pong Pilipino na lalaitin ka. Pag napuno ako, sabihin ko, gusto mo, papakitaan tayo ng payslip. Yun naman payslip. O kaya yung passport, gaano kadaming country napuntahan mo? Hindi kasi ako maano tao, showy na ganito, hindi po. Pero pag napuno ako, ay lumalaban naman po. Basta ano po, darating tayo dyan. Babangan tayo. Yung isang furniture ko rin na farmer, sabi niya, ano, sama ako sa farm, sabi niya, tingnan ko lang yung lupa mo para daw alam ko anong itatanim. So tinignan niya. Recommendation niya, ginger. Ngayon, ang plano ko ngayon, ginger na yung malalaki, yung Hawaii, ginger na mga ornamental plants. Oo, oh, marami. Maganda ngayon yung mga ginger na ornamental na variegated pa, di ba? Marami. Pero ang na-attract ako yung curcuma, yung ano, yung pink, yung bulaklak. So, basan yung isang phone ko. Ayun pala. Pink yung bulaklak niya. Na ang bango. Actually, one time, nagsishoot kami ng anak ko, yung panganay ko, somewhere, basta dito sa area na to, nanggawi kami sa palengke. Tapos may nakabasket na ale, na puro bulaklak, binibenta niya. E naamoy niya, di bumili kami. Bulaklak sabi niya, pala ng luya. Nung yung ginger na yon, yung kurkuma na yon, sabi niya, amoy Victoria's Secret daw. Sabi na anak ko, hindi ko naman alam yung scent. Yun. So ngayon, ano, one time pumunta kami ni Eve sa Antipolo, naghahanap ako ng farm. Mm-hmm. Hindi ko pa nakikita tong tanay na to. Along the way, may nakita kaming ano, mga mukhang ginger, yung dahon ng ginger, ganyan, nakakalat-kalat lang dyan. Tapos nakita ko yung kurkuma, yung bulaklak. Sabi ko, Eve, ang ganda nito kako, sobrang bango nito kako. Mm-hmm. Tapos nung huling nag-usap kami, nag-research daw siya, may market daw ang kurkuma. Sinasabi niya, ayun. Sabi ko, ayun, baka magandang i-distilled nga. Pero yan, I'm interested dun sa kurkuma. Kasi, ano, nagpagawa ako ng steps. Kasi hindi kami pwedeng gumawa ng kalsada. Kasi ano pa, rainy season ngayon eh, dito sa atin, diba? So sabi sa summer daw, plus ang mahal naman ng gastusin para magawa yun. So yung nabilhan ko si Dino na na-feature ko rin, sabi niya, Mads, ano na lang, steps muna. Mm-mm. Ang importante, makababa ka na. Yes. Makababa na tayo and we can start planting. Mm-mm. O sige. So nagpagawa kami ng steps. So iniisip ko yung mga walkway, tamnan ko muna ng kurkuma yan para pag namulaklak yan, di bangong-bango yung mga guests.
Hindi kasi yun talaga yung, ang dami ko ng ilang farm na yung benchmark ko. Talagang ang pang, amin sa tao. Tourism. Pero I suggest you have to, you really have to visit si Bukit Amara. Uh-huh. At saka si Girasoles. Uh-huh. Saka si Ma'am Gigi. Uh-huh. Actually, si Bukit Amara, nakaplano na namin. Hindi pa lang, siguro itong ang January namin pupuntahan. Kay Bukit Amara, oh, may component siya for training. Oh, kasi si Sir Mike, ano siya eh, horticulturist talaga rin eh. But ang attraction talaga ng farm niya, day tourism, day tour. That's super ganda ng mga bulaklak niya. Well-maintained garden. Sabi nga nito. Well, magaling kasi siya sa photography. Magaling siya sa photography. Kaya super ganda ng mga images niya. Oo. Alam mo yan, yung ganda ng place niya, naging 5 times mas maganda sa picture. Nilagyan. Ah, okay. Ganun. Okay. Sabi nga ni, ano, ni Belle, para doon din kami bibili ng mga ano, bulaklak para pangtanim dito. Seeds siguro. Ah, seeds. Pero annual siya eh. Si, ano, si Girasoles naman, ang difference niya, siya, selling ng ornamental plants. Mm-hmm. Yan. So magkaiba sila ng ano, ni ano. Yung isa si pa. Ma'am Gigi iba rin kasi siya it's a training center talaga. Mm-hmm. Oo. Hindi siya pagandahan ng place. Mm-hmm. Lahat ng makikita mo plant inside the farm ay ginagamit niya para doon sa training niya. Ganun. Mm-hmm. Like may malit na plant dyan, may isang mangga dyan, iba-iba yung iba-ibang variety na kabit. Kasi ginagamit ng estudyante pang pang-practice mag, oh, ganyan, or pag-sayon, ganyan. Ganon. Ganon makikita mo kay Ma'am Gigi. Mm-mm. Lahat ng plants dyan, ano. Yun ang gagawin namin ngayong January para... Puntaan nyo sila. Yung kasi yung gusto ng mga taga-Manila ngayon. Swimming pool. Hindi naman swimming pool. Basta yung, hindi lang yung basta may makikita kang ganyan, kakain ka, yung may mapaglilimang ganun din kahit pa paano. Kami sa farm, meron kaming ilog sa likod. Maganda nga ilog. 1 kilometer na ilog. Oo. Oh. Ganun kahaba. Hindi nyo pa i-open sa ano, tourism. Ang hirap. Mama, alam mo naman, ang hirap mag-develop ng farm. Kaya nga po, konti-konti eh. Ubusin niya. Kasi kung hindi mo sisimulan, konti-konti lang. Hindi naman develop as in gagawing ano talaga. Kasi ang daming campsite ngayon na ganun lang eh, di ba? I-open na siya, yung kikitain doon, eh di yun yung gagawin. Pag natapos ko siguro yung steps. Ah, actually kailangan steps. Pag natapos yung steps, hanggang doon sa ilog. Hindi ka nag-adjust doon sa farm life. From a career person to farm, hindi naman. Kasi parang before pa, sabi ko sa asawa ko, pag nag-retire kami, gusto ko lang yung bahay namin, maraming puno. Bonus na to, napakaraming puno. Never kong inisip na magpatayo ako ng gantong, may swimming pool, ganyan. Talagang ano lang talaga. Pero malaki rin gastos mo na sa swimming pool. 1.5. Hindi, 1.4. Yun? Ganun makabilis ang babawiin nyo? Hindi ganun kabilis mabawi yun, pero at least may pumapasok na. Siguro ano, ang nakita kong ano, return of ano investment dyan is 1.5 years. Mabilis din. Ayan ang bentahin mo yung view eh. Yan ang marami mong i-Instagram, i-Facebook. Na maglalagay ka mo din ng mga Instagrammable na yung nest na malaki, yung kawa na malaki. Mm-hmm. Kaya nga lang, lahat is nandito sa plano pa, isa-isa. Maganda na. Cafe naman talaga to, di ba? Kasi nung una, ang ano ko dito is parang receiving area namin pag may bumisita. Mm-hmm. Yeah, and dito kasi ako nag-aano yung mga dehydrated na chili, dehydrated na mushroom. Alito, dehydrator ko, yun yung pink. Mm-mm. Kasi nga po, konti-konti lang eh. Meron ako dyan na dehydrate na basil.
Ayun, nakatago doon. May mga padala ang husband ko na dried na mga pang tea, green tea, black tea, dried na fruits. Kasi nag-DIY tea ako pag may tao. O, dun dyan, sige, do your own tea kung anong herbs ang gusto niya. Kung anong may chamomile, may hibiscus. Pag nakuha na natin kung ano yung talagang pwede dito, ay doon tayo magbo-boom. Okay ka na sa tourism? Sabagay. Na ano na, nakita mo na eh. Yung husband ko nga din eh, nung isang araw, kasi makausap niya nung isang araw. Talagang, sabi niya, dyan kami naka-ano ng unang income. Ano itong pag-uwi nga po ng husband ko, pinupost niya tourism. May nag-loan siya ng konting pera, katara. Para pag-alis niya. Kasi talagang doon siya natuwa nung kahit pa paano may pumasok na pera. Although may nabayad din namin sa loan, pero at least nakakabayad kami sa loan. Tapos nakakapag-develop kami. Unti-unti. Ang ano ma'am dyan, ano? Kung may makatulong sa'yo ng ano, online marketing. Actually, yun ang talagang... Doon mo siya talaga, ano? Mag-hire ako ng... Actually, nag-post na kami. Kailangan ko talaga ng marketer kasi hindi pwedeng... Hindi ako magaling sa ano eh. Sa online-online, ano? Hindi pong, ano, booking lahat ng dumarating. Fully book ka lagi. Oo. Yun ang kailangan talaga. Ang mga merienda mo, banana cue. Ganan. Ganan. Galing dito sa... Galing lang dito. Ang malimit dito, pag alis nila, ayan, mamimili ng halaman. Halaman. Ornaments. Kaya natuwa din ako na nung una, hobby ko lang na para lang magkakulay yung farm. Kasi nung una, walang kulay yan. Ang tanim namin dito, pakain lahat sa kambing. Ah. Yung sheep, ano eh. Meron akong na feature sa General Santos. Yung sheep niya, 1,000 heads. 1,000? Ano, fattening. Fattening? May ano? May binibili? Binibenta niya ng meat as kambing. Hindi niya sinasabi. Mahal eh. Mahal kasi ang gold. Mahal pag sasabihin niya na lamp. Hindi nila alam kainin. Pang hotel lang. Pero pag sinabi niyang goat yan, o di bili yan sa lahat. Mahal kasi ng... Pero mas mahal nga ang ship eh, di ba? Pero hindi na niya tinitingnan yon. Kasi hindi mo naman ano eh, hindi siya matrabahong alagaan eh. Ang ano lang niya kasi, kaya lang siya may tupa. Pangka kakain doon sa sobtira ng baka. Yun. So, kumbaga libre yung pakain. Siya rin naman ang nagbi-breed. 'Di ba? So walang mataas na cost. Totoo. Ganun ang ginagawa niya. Kasi magugulat na nga lang ako, nanganak na pala yung sheep. Binibenta niya as parang kambing. Goat's meat. Ano niya? Pero masarap yung sheep yung gawing lamb chops. Maano lang, mas mataba. Pero mas masarap. Mas malaman siya kasi compare sa kambing. Ang kambing compare puro buto. Kambing masarap lang kaldereta at saka papaitan, di ba? Kilawin. Ganun lang. Galing niya. Pwede nga ano... Kasi yun nga, dumadami yung ano nang walang ka, ano-ano dyan eh, yung mga sheep. Tsaka matibay ang sheep sa ano, sa lamig, sa init. So, sobrang bago yung tourism, no? So, sobrang bago yun. As in, sobrang... Talaga sinimula namin nung 8 May, talagang kami-kami lang. Tapos sasabihin ng mga kaibigan lang din dati, punta dyan. Hanggang sa kaibigan ng kaibigan. Pero wala kaming promotion pa talaga. Na yun nga eh, kung isip mo, wala kang promotion, kumikita ka. What more kung ipapromote pa siya? You just, ano, sabi nila, ang marketing, online marketing, at least 20% ng cost mo. 20%? Oo. So, kung kumita ka ng 100,000. 20 doon pang marketing. Marketing. Yan dapat ang gamitin mo. Para makuha mo yung 100,000. Kung ang aim mo eh, ano, ayun, kung 100,000 a day, di meron kang 20,000 a day na budget. Kasama natin si Ma'am Bel Sabareza. At andito tayo sa
NK Farms dito po sa Pangil, Laguna. Yan, pag-uusapan natin ngayon, ma'am, expertise mo daw to. Okay, pag-uusapan natin ang herbs and spices. Yan. So, matagal ko na rin gustong-gustong magkaroon ng episode na ganito. And finally, meron hong magtuturo sa atin. Nagdito po ang mga iba't ibang klase po ng herbs like po mayana. Mexican. Considered herbs pala ang mayana. Yes po. Yes po. Okay. Mexican tarragon. Ito? Yes po. Ang Mexican tarragon na mumulaklak? Yes po. Yung ibang tarragon, hindi na mumulaklak, di ba? Opo, opo. Oo, oh, okay. Then, curl parsley. Oo, parsley. Mahal to. Yes po. Vietnamese coriander. Okay. Ito. Yes po. Vietnamese coriander. Yes po. Ano din po siya ng wansui? Ah, ano rin ng wansui to? Yes po. Balbas po sa ortahibo. Anong pinakaiba niya? So, ito yung wansui. Ito okay. Yung? Ito po. Ito po yung. Ito. Mas ano po yung ano niya? Yung sa may purple ano po yung... Yung stem niya? Opo, sa flower. May purple. Po. Opo. Anong pangalan niya ulit? Balbas po sa ortahibo. Yung pang liniment, ginagawa pong liniment. Yung pangpahid po or ano, actually is medicinal plant. Medicinal plant. Opo. Okay. Then may mint po, spearmint. Ito. Mint. Yes po. So ito yung masarap nilagay sa inumin. Opo. Okay, may bulaklak siya. Opo. Peppermint. Then, and manzanilla. Ay, ito pong manzanilla? Yes po. Para siyang ano? Mums. Family po siya ng mums and chrysanthemum. Oh. Or chamomile. Ito rin po yan, ah. Yes po. Okay. Lemon balm. Lemon balm. Ano naman ang ginagawa dito sa lemon? Ito po, sir. Amoy lemon. Pag wala pong tanglad, sa mga malalangsa, pwede po siya. Aha. Alternative sa tanglad. Yes po. Okay. Amoy lemon. Amoy lemon. Yes po. Bango. Okay. Then goto cola for salad po. Memory enhancer po siya. Ito po. Parang ano lang yan, ah. Parang akala mo sa tubig. Tama opo, ba? Opo. Then ito po yung mint. Kagaya po nun. Spearmint. Mm-hmm. Ma'am, anong gamit nito? For salad po siya, sir. Inahaluan po siya kasi po sa mga garden salad. Pwede po kasi siya ihalo. Opo. Then ito po. African tea. African tea. Sweet basil. Mark, mic dun ka. Ito, sweet basil, yung namumulaklak. Opo, opo. Yan. Ang pagkakaiba po ng sweet basil saka sa Genovese is nagka-curl po ang ano, tsaka mas broad po ang dahon. Ito po. Asan siya? Ito po ang Genovese. Ito? Opo, ito po ang Genovese. Bakit mo mic? Ang difference niya, pwede pumitas? Opo. Ayan. Ang pakita natin, mama, pitas din ako dito sa kabila. Okay lang? Opo, oh, sige po. Mas broad po. Ayan. Ayan, difference. Mas maano po. Ito yung, ang pangalan nito, ma'am? Ito po yung Genovese, ito po yung sweet. Sweet? Opo. So, ayan. Ang bango. Ang sarap. Magpesto. Then ito po is variegated talinum, yung talinum. Indigenous ano po herbs po natin dito lang maano. Talinum, anong yes, gamit po nito? Pwede po Henry, siyang igisa. Ay, igisa lapitan po, mo. Anong gisa tapos? Oyster sauce po, ganyan lang po siya. Usually po sa mga Ilocano dishes po siya na ano. So parang ano lang, stir fry lang itong opo. Anong pangalan niya? Variegated talinum. Talinum. Opo. It's time. Ano naman ang gamit niyan? Sa mga steak po, sir. Masarap yun sa steak. Pag mag-iihaw ka, tapos yun. Wow. Sa pasta. Masarap din.
Then sa pasta. Kulantro or Mexican. Kulantro. Mexican coriander. Mm-hmm. Ang iba po is Thai coriander. Ang iba naman po is sautot coriander. Ito ang Mexican. Opo. Madami po kasi ng aspalito. Ganito talaga siya, no? Arko? Tama ba? Ano lang masakit? Po siya, sir. Medyo spiny po siya yung ano niya. Oh. Ano yan? Yung pinaka-bulaklak niya? Opo. Yan po nag-ano po yung bulaklak. Oh. Pero ang nabibili dyan, itong leaves. Ito pong leaves ang nabibili. Itong leaves ang nakakain. Yeah. Galing, no? Sa maliit na space, then, madami ka ng halaman. Coleus aromaticus or variegated oregano. Ang oregano po kasi, sir, is family po din siya ng coleus or mayana. Ah, ganun. Yes po. Then, ito po ulit yung curled parsley. Ashitaba. Ito. Ano ito, ma'am, ulit? Yung curled kagaren parsley. Kagaren kanina. Oh. Ito po yung ashitaba. Ashitaba. Anong gamit po nito? Sa mga ano po, sir, yung mga may diabetic po, actually for medicinal plant din po kasi siya. Mm. Then, ito po yung vanilla. Ah, may vanilla ka. Ito po. Wow, may vanilla si ma'am. Ito po yung oriental coriander or pansuy. Ito po, yung madaming nagsasabing yan is dill. Pero it is a dog fennel po siya. It's our ornamental lang po. Wala po siyang actually ano. Pero mabango po siya, amoy pili. So pwedeng kainin po ta. Opo. Lasang? Pili. Pili nuts. Oh. Bango. Elasa. Hindi lang ako familiar sa pili nut. Ito po is holy basil. Sa mga Thai basil, sa mga Thai po, is ginagamit ito for drunken noodles. Ito po. Ito po yung gainora. Mas nagsasabi po dati is ito po yung ashitaba, pero gainora po siya. Pang medicinal plant din po siya. Jamaican oregano. Mm-hmm. Jamaican. Yes po. Ito po yung lemon balm. Chocolate mint. Pang ano po sa spa or pang flavor din po sa chocolate na ano. Hmm? Opo. Ito po yung Thai basil na may pagka-anis and licorice smell po siya. Yung scent niya po. Damong Maria, mga local. Asan yung Damong Maria? Ito po. Anong gamit ng Damong Maria, ma'am? Ang Damong Maria po, sir, sa mga nagpasma or sa mga ovarian cyst po, ito po yung pinapainom. Ito po, Goto Cola, Manzanilla, Vietnamese coriander. Ito po. Halo-halo na sila dyan. Opo, sir. Puno ng aswete. Opo, ito. Mm-hmm. Then, blue ternate po. Okay. Ito po. Ito masarap. Natural food color po siya. Mm-hmm. Then, may white din po kaming variety. May white kayo? Opo, ito. Ito yung white. Ito yung purple. Meron pang pink nito? Opo. Hindi pa po ako nakakakuha ng ano po. Sa Ilocano, ito po, yung yang. Opo. Yung yang na... Yung yang pads po niya, pwede po siyang gawing parang chicharo. Mm-mm. Opo, ito po. Ito doon po ginagawa. Ito po. Yan, oo. Pero sa ano sa Ilocano, ano to, hinahalo sa kamote at saka babuong. Para pong dinengdeng. Dinengdeng. Opo. Masarap. Ito po, yung atsuete. Atsuete. Opo. Gaano kadaming plants all in all yung nandito? Ilang square meter tong garden na to? Balit lang.
50 to 60 square meters itong garden na to. Okay. Pakita mo, nag-ano lang sila ng konting shade, net lang, may table sa gitna. So, anong purpose nito? Kapihan, ganyan? Opo, pwede kang nagkape-kape. For another po, like, relaxation po, pag ano po eh. Especially ito, Tarragon. Opo. Pwede po mo siyang Sir i-mix if ever po na ano, maano ka pa sa pagtulog or insomnia. Pwede mo po siyang i-ano ng blend ng ternate, and Mexican, then mint. Talaga? Yes po. Makakatulog ka? Opo. Then ito po. Then ito pong basil din, but ever din po, another ano po to sa insomnia. Mm. Ilalagay mo lang po siya sa ilalim ng unan. Mm. Pwede, nakaka-relax po siya. Nakaka-ano po pagtulog. Tulog. Mm-hmm. Yung manzanilla, nakakatuwa, no? Ano pala siya? Flowering? Yes po. Ang ganda. Ano ba ang potential nitong herbs and spices, ma'am? Kasi before, ang herbs and spices na binibenta ko online is imported. Kasi nga, we came from Middle East. Pag-uwi namin dito, marami kaming hinahanap na spices. Specific yung kulantro, cilantro. Kasi yung matapang ang spices ng Middle East eh. Wala kami mabili. So, ang ginagawa ko, my husband will send the dried. Pero iba pa rin yung fresh. So, dun ako nag-come up na why not plant yung mga herbs and spices na binibili natin na parang powdered na. Or dried na usually is ini-import natin. So, naisip namin na why not put a farm na palagang nandyan lang pag kailangan mo, is pipitas ka lang. Nung una is para lang sa amin eh, na kasi hinahanap-hanap namin eh. Yes. Pero maraming pumunta dito na, oy, pabili po. So, doon kami. May mga marami naman kasi din na hotel na gusto is na fresh na. Yung nandyan lang sa table na pag sinerve mo, di ba? So, yun yung gusto namin na, bakit mag-i-import pa tayo? Ba't bibili tayo ng dried? Ba't bibili tayo ng powder na kaya naman nating itanim dito? Mm-hmm. So, ang production area nyo, potted ho ba sila? Diba, para kung may, ano, may umu-order sa amin minsan ng 50 potted na basil lang. Pero binibenta rin nila sa ano. Kasi minsan, bumibili lang ako din dyan sa area ng Victoria. Victorian Bay. Bae. Pero yun pala, is mga pinitas lang nila, itinanim. Cuttings. So, hindi siya tatagal ng ano din. So, parang, ang lifespan niya is weeks lang, no? Pag cuttings lang na itinanim. Tsaka pag cuttings po kasi, mas mabilis siya mag-matured. Tumatanda, okay. Matutuyo agad. Yun po yung ano, disadvantage po nung pag sa cuttings ka po, nag-ano ng mga herbs po na ano. So, ilan na po ang collections nyo dito? Collections ng herbs? Nasa 50 pa lang. 50? Siguro. At lahat yun nagagamit nyo on a day-to-day? Halos? Hindi pa lahat. Kasi yung iba is tinatanim namin for propagation. For propagation. Pero at least, pag kami mga kailangan kami dyan, pitas ka na lang doon gawa tayo ng basil, gawa tayo ng pesto. Actually, itong ano din, yung malunggay, tinry ko na rin gawing pesto eh. Kumusta? Okay naman siya. Although meron siyang aftertaste na medyo pait ng konti. Matapang. Matapang. At saka pag gumagawa, kasi usually ang pesto, ang nuts niya is the pine nuts. So, since sa Pilipinas tayo, gumagamit kami ng cashew nuts. So, Pilipino naman. Kasi bakit pa tayo mag-i-import kung we can do... Masarap naman. Masarap naman. So, nagbabattle na kayo for sale? Nagbabattle na kami dito. Pero yung selling is hindi pa ganun. Kasi we wanted na at least naman is talagang presentable siya. Napag-aralan kung hanggang kailan ang shelf life niya. Pero pag dito lang, yung mga bumibisita o pabili, meron kami at least ready for selling naman sa kanila. So, tingin niyo ma'am, itong potted plants na herbs and spices, ano ang future nito? At sa simula, wala namang business sa pag nagsimula ka mag-offer is maganda. Pero I think pag nalaman naman, nakita naman nila na hindi naman ganun kamahal kung fresh at saka
Kasi pag bumili rin sila ng pot, pwede nilang itanim sa bahay nila. Mm-hmm. I think may potential naman itong business ng herbs and spices na nakapot. Kasi kung yan yung dyan nga sa, ang dami nagbebenta dyan sa highway, Victoria Road na nabibenta. Why not yung talagang nandito sa, alam mong ikaw ang nagtanim. Kasi yung nabibili mo doon, hindi mo alam kung marami siyang fertilizers or what. Dito kasi hindi kami gumagamit ng kahit anong fertilizer sa ngayon. I mean, sa ngayon talagang wala. And we're not planning to use ano naman, chemicals naman in our plants. Kasi we have there the vermiculture na yan na lang, yun na lang ginagamit. So, itong 50 square meter as your parang demo garden. O demo garden. Gaano kalaki yung itatayo ninyo na production area? Yung production area nyo, nabdaanan natin kanina, di ba, ma'am? So, gaano kalaki yung magiging production area? Kasi hindi naman kailangan ito ng malaking production area. Siguro, we can allot na 50 square meter per herb. Per herb? Yes. Malaki rin yan. Malaki na yun. If you have, ilan na kaya mo yung herbs ngayon? 50? 50. So, 50 times so, 50. 2,500. Eh, marami pang lupa dito na hindi. Ang laki ng lupa. Na hindi nakakultivate. Oo. Yun yung plan na talagang pag fully, ano ka na, operational ka ng herbs. Pero sa simula kasi, sa isang, itong area na to, pwede ka lang mag, ano, ng tig, ano eh, 2 to 10 square meter per, Saka yun nga din ang plano natin is pagka talagang nag-boom na yung herbs and spices, we will include the community in producing the herbs and spices. Para may ano rin sila, mayroon din silang income from what we're planning to offer here. So, yung pwedeng i-value adding, pwede mong i-bottle ay yung pesto. Yes. Aside from pesto, ano po ang mga pwedeng i-produce dito? Infused oil. Paano po yun, ma'am? Yung olive oil, infused, lagyan mo ng dried rosemary or fresh rosemary. I-drizzle mo lang siya sa pasta, i-drizzle mo siya sa steak, malasa yung food mo. Pwede rin pong infused vinegar. Vinegar with the spices so, na. Ganun po. Then, dried and ano nga po, sir? Mga ganun po. Mga drying. Dried siya. Then, din sa mga sa massage oil po, kasi yes, galing po ako sa massage ano po, industry po. Pwede din siyang pwede magamit. Pwede po siyang igamit sa massage oil na scents po. Then sa pag-gawa mga pang spa, candle. Eye food spa, ganun po. Anong mga specific na scent yan? May, ito pong basil, tapos lavender, and mint po. Yun po yung, pwede rin? Yes po. Oh. Kasi na ano nga po siya as relaxation. So, doon nga po. Mga spa spa. Tapos may mga traditional na medicinal plants. Meron naman po. Yung nga pong Damong Maria, yan po. Yung po talaga usually yung pinaka-traditional na ano, saka yung ikmo, na mayroon naman po ako nakita dyan na may nakita naman po. Natapal-tapal pag may ano, masasakit. Then yung banana leaves nga po. Ano yung gamot sa ubo nandyan? Lagundi. 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 And sambong. Sambong daw is for COVID. Sabi. Then may luyang nga po, di ba? Luyang, dilaw, luyang. Mga antiviral. Kung kunti kasi yung nagtatanim ng herbs and spices. Hindi, meron, pero hindi pa siya ganun ka-commercialized dito sa atin. And daming hotel ang naghahanap ng rosemary thyme. Ah, talaga? Marami. Kahit yung mga... Di ba sanay sila na ini-import nila yan? Sanay nga sila na ini-import. So, why not give them the, ano, the fresh na pwede mong dalahin sa kanila pag ano, kailangan nila. Kasi, iba na rin yung, ano, yung dried. Kahit pasabihin mong, ang sabi kasi nila, pag dried is nandun pa rin lahat yung nutrients. Pero, syempre, iba pa rin yung fresh na ilalagay mo. Yung mga garnishing mo sa salad, sa mga steak, mas maganda yung fresh. May data na kayo, ma'am, kung gaano kalaki ang potential nakita sa bawat isang herb? Kasi in terms of capital, hindi naman ganun kalaki yung kailangan mong capital for planting the herbs and spice. Hindi gaya pag nagplant ka ng mga talong, ano, kasi seeds pa lang nun. Ito naman, maliliit lang.
Yung konting ano mo, konting nakapat mo, it will take a long, long way doon sa bibili. Mm-hmm. Hindi naman siya din ganun kamahal. Mm-hmm. So, ang magiging gastos mo lang doon is the potting ano, mix. And mm-hmm. Pero I don't think it will take much ano naman capital for the propagation. So, yun ang aming main goal muna ngayon is makakuha muna ng partners na sure na dadalhan na namin for a long-term basis para mm-hmm. makakapurtus tayo ng kaya nang mga pag-produce ka ng tuloy-tuloy. Saka yung delivery mo is ano isang bagsak na hindi ka naman natalo sa transpo. Pero mas magandang i-deliver yung mga nakapat nga para at least kahit ilang days nilang anuhin, nandun lang, dadami pa siya. Tuturuan mo na lang kung paano hindi siya tatanda para Pero magandang added value rin ito doon sa turismo, sa guest mo. Yes, yung tea nila, yung drinks nila, nanggagaling lahat dito sa garden. Yung mga welcome drinks. Welcome drinks. Ganda. So, yan ma'am. Since ito nga na pag-uusapan natin, pwede kang gumawa ng welcome drink or tea nanggagaling lahat dito sa garden. Uh-huh. Gano'ng kalaki ang magiging impact nito doon sa direction ninyo na agritourism? Sa nakikita ko naman, syempre sa simula, it will not take a great impact for them. Pero once kasi na nasubukan nila, I know dito sa atin, hindi sanay tayo na fresh herbs and spices, lalo na yung mga tea, sanay tayo na ididip na lang. Pero once na nasubukan kasi nila yung difference, makikita nila na iba yung lasa, iba yung scent. Ang gusto ko rin kasing i-introduce sa mga pumupunta dito is back to basic. Back to basic. Sa ngayon kasi, sanay na tayo ng mga instant. Bibilhin na lang natin, pakukuluan, andyan na. Why not go back to basic kung ano yung nandoon nung panahon ng mga ancestors natin. Mm-hmm. During yung time ng ancestors natin, wala namang COVID. Mm-hmm. Wala naman yung mga sakit na ganyan, wala namang walang masyadong pollution. So, yun yung gusto kong maranasan ng mga pupunta dito na back to the basic life na simpleng buhay. Kasi simpleng buhay nandyan lahat eh. Mm-hmm. Hindi mo kailangan na maraming pera pag ganito yung environment mo. Mm-hmm. So, dahil ka-start nyo pala, no? For yes, we were just converting so, the agritourism. Ito yung conversion na ginawa ninyo from the previous venture. Yes, okay. Yes. Ano na po ang meron dito sa farm? Meron kayong swimming pool? Yes, we have the swimming pool. We have some scenic view for your Instagrammable sites. Ano po siya, no? Overlooking the, Laguna Lake. Laguna Lake. Part ng and Laguna on the Lake. Other side, overlooking the windmill farm. Pililia windmill farm. At pag nandun ka po sa taas, kita mo din yung baybay ng Pangil, Papil, Kalayaan. Kita mo yung lights sa gabi. Meron mo ba kayong overnight stay? We're offering overnight stay. For info lang po, we don't have air condition. Kasi we want the guests to experience the cold air sa gabi. Talaga pong malamig. Hindi na po kailangan pumunta ng Tagaytay to experience the cold weather. May fog po dito. Nagpa-fog dito. Ayan, ma'am, promote mo yung inyong farm. The farm is located po in Kilometer 3. Barangay Sulipang, Laguna, 3 kilometers from the highway. We have Facebook page po, MNK Eco Family Farm. You can send us a message po through our FB page or you can contact us po at 0936-457-8636. So hope to see you soon to enjoy po the basic life na kaya namin i-offer for you to enjoy. Thank you so much. Salamat po lang. Thank you. Pasensya na po. Ang dami. Thank you. Moti naman.